Magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Labing anim na araw na lamang daw, Christmas na! Ang 9 ng Disyembre 2019, bayan, welcome and good morning. Ay, sa mga Katoliko dyan, ha? Yung sinasabi na pista ng Immaculada Concepcion kahapon. Para sa Linggo at nagsimba pa sa Immaculada Concepcion. Hindi! Magsimba kayo doon sa mga Katoliko. Ano? Anyway, bayan, nakaw, marami ho tayong pag-uusapan ngayon. Yung ilan sa mga pag-uusapan natin ngayon ay itong walang katapusang problema pa rin sa tubig. My goodness! Hindi dahil wala tayong tubig, kundi ang pamahalaan po ay kumikilos na para ika nga yung kontrata ng dalawang kumpanya ng tubig sa gobyerno ay maituwid. Akalain mo bang kasama doon pala sa kontrata yung pagbili nila ng mga bulaklak, mga bakasyon ng mga official nila, mga magpa-advertisement sila? Bawal yan! Sagot pala natin lahat yun. What the hell? Ikinakalta sa bayarin mo. Oh, come on, man. Iyon po, kaya nagreklamo ang Pangulong Duterte, ang gobyerno, dahil nakita niya doon sa mga provision doon, 12 ito. Actually, hindi po ang Pangulo ang nakakita rito, kundi si DOJ Secretary, ha, ang nakakita ng kontrata. 12 provision doon, mantakin mo. Bakasyon ng mga opisyal, tayo magbabayad. Bumili sila ng mga bulaklak araw-araw para doon sa mga executive office. Sagot natin. Mga sports fest nila. Kung may mga palaro sila. Manila, the first Manila water basketball tournament. Sagot natin. Ang mga uniform doon. At saka mga premyo. It's unfair. It's or first Manila water volleyball tournament. Kalukan! Ay, akala mo. Yung mga advertisement. Sagot natin. Wow, kabalaw ka mo. Iyon ang sinasabi ng gobyerno, wag naman. Ang sinasabi pa ng mga ito, lugi raw sila. Na lugi raw sila, kaya kinasuhan nila ang Pilipinas sa Singapore court, dun sa arbitral court. Pwede nga. Sa arbitral court, dahil nalugi raw sila. Aba! Oy, sobra-sobra ang kinita ninyo, ha? Hindi, wag niyong sabihin na nalugi kayo. At sasabihin ninyo, wala kayong kinita, ay niluloko nyo kami. Paano kayo malulugi? Pati yung lintik na problema ninyo sa, anong tawag dito? Pati mga sports fest nyo, kami ang sasagot. Mga pa-basketball, volleyball, badminton, ping-pong ninyo, bowling, tournament, kami ang sasagot. Ano ba naman yun? Sus Mario Joseph naman. Ito, sabi rito, nako, na sinasabi lang na lugi raw sila. Paano kayong nalugi, ha? Malinaw pa sa sikat ng araw, ha? Kumita kayo, ha? Ng 67 billion pesos. Kita mo yan? 67 billion pesos. My simula goodness. Noong 2015. Paano kayo kumita, nalugi? Tirada nyo nga. Mabuti na lang, nandyan si Justice Secretary Guevara. Nasilip yung kontrata nyo. Ngayon, nagngangawa kayo, nagreklamo kayo, nasilip kayo. And I think that's too much. Bakit mo pagbabayarin kami ng sports fest ninyo dyan? Laro ng mga empleyado ninyo, kami magbabigay ng uniforme, ng mga papremyo. Ano naman kinalaman namin dyan? Yung mga bulaklak ng mga executive ninyo dyan, mga CEO, presidente, company secretary, sagot namin, galing sa dangwa. Mahiyak sa balat mo! Sagot mo. It's unfair. It's unfair. Kaya pag titignan mo, kaya ako ngayon, simula ngayon ba, yung tignan ninyo yung fine print ng bill, hindi yung total na lang titignan mo. 400 pesos.
Dahil may kaakibat yon mga tinatype na mga 30 pesos, 40 pesos, eh ilang milyon tayo. Oh. Ay, maliit lang naman ito. Sabihin, 10 pesos sa bill ni Randy Mariscotes. Ay, 10 pesos. 10 pesos lang. Eh, ilang milyon tayo? Oh, exactly. Sus Mari Joseph. Kumikita sila dyan. Ayan po, isa sa pag-uusapan natin, bayan. Eh, hindi naman ho tayo papayag na ay dapat talagang hindi naman sinasabi ng gobyerno kanselahin na ang kontrata natin sa kanila. Ang sinasabi lang ng gobyerno, itama nyo. Ang sinasabi ng Pangulong Duterte, itama nyo yan kung hindi kakasuhan namin kayo. Which is tama. Bakit mo sisingilin yung mga Lintek Sports Fest sa amin mo sisingilin? Mga bakasyon ng mga big boss ninyo, kami ang magbabayad. Eh kung si Randy nga, hirap na hirap lang magbakasyon papuntang Cebu. Tapos babayaran niyo yung pabakasyon ng mga tauhan mo. Mga bastos! Si Miko Kalungi nga, hirap na hirap pumunta ng Davao magbakasyon o pumunta ng Boracay. Sasagutin niya yung putragis na pang-eroplano ng mga executive ninyo. Ako, Diyos ko po naman. Anyway, bayan, yan po isa sa pag-uusapan natin. Isa pa hong pag-uusapan natin ngayon, ito ho'y maraming nag-react. Yung Panday Sining. Oo, yung militanteng grupo. Na sinasabing art lang yung kanilang pag-i-spray paint ng mga pader. Ay nako, hindi na po makakapag-rally sa Mindiola, Liwasang Bonifacio o sa lungsod ng Maynila. Kasi po, kaya na hindi sila makakapag-rally na idineklara na silang persona non grata ng Manila LGU. Dahil pag sila ay makita pa niyang pag-alagala, pwede silang hulihin ng mga otoridad. Dahil meron ng consensus ang konseho, ang Manila City Council, na iban sila sa lungsod na Maynila. Pag nakita kayo sa mga rally, huhulihin kayo at kayo ay ikukulong. Hindi kayo ikukulong, sisipain kayo papunta sa Pasig River. O yan ang latest. Idineklara na ang persona non grata yung grupo na yan ng City Council para hindi na kayo makapag-spray paint pa sa mga pader ng lungsod ng Maynila. Anyway, isa po sa mga pag-uusapan ho natin yan. Isa pa ang pag-uusapan natin, nako, Diyos ko pong pineapple bayan. Ay kawawa naman po itong ating Pangulo, panay-panay, ha? Ang walang puknat ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Yun pala, tuloy-tuloy po ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno sa iba't ibang ahensya. My goodness! Saan yung korupsyon? Sa mga pagbibidding ng mga project. Isang halimbawa dyan, yung merong isang kumpanya dyan, Diyos ko po, o dalawang kumpanya, sumali sa bidding ng TESDA para mag-supply ng mga laptop, mga computer. Diyos ko po. Nung dumating ang laptop, anak ng baka. Isang linggo lang, chinarge. Pagkatapos ng charge, hindi umandar. Oh, no! Made in China. Oh. Eh, ang sagot naman, akala namin yung re-referin kasi vocational. Sabi ng test na hindi. Para sa mga estudyante namin, para sa IT. Ay, hindi. Isama nyo na yung curriculum sa IT ng pagre-repair. Kasama ba yun, IT? Pagre-repair, Michael, sa IT? Pagre-repair ng computer? Nakasama, ha? Kalain mo yan. Eh, hindi. Pero sira yung binigay. Paano sila matututo? Eh, sabi ng IT, kailangan namin matuto muna paano magbukas, mag-programming. Eh, yung unang tinuro daw, paano buksan? Binigyan sila ng screwdriver. Eh, IT naman daw yung course nila. Paano buksan yung laptop? Oh, no! Meron naman ho sa Department of Public Works and Highways. Diyos ko po. Eh, makapal pa itong lente ng salamingko kasi doon sa simento na nilagay ng mga hinayupak. Diyos ko po. Hoy, alam mo bala, galing ho ako ng Boracay noong nakaraang weekend.
Yung Boracay ho, maganda tignan sa harap. Sabi ko, wow, gandang-ganda ako din. Nakasakay ako sa bangka. Sabi ko, napakaganda. Wala ng mga basura. Napakaganda. Napakaputing buhangin. Of course. Pagbaba ko dun sa pier, papunta na sa hotel. Sabi ko, napaka-traffic naman dito, sir. Nagkakamot. Sabi nung, alam mo, Sir Erwin, ang nilinis na nila, inayos yung harap, yung likod, hindi. Sabi nung driver, parang naghugas lang po ng harap. Yung wet box, hindi na nilinis. Hindi na raw inayos. Ay, totoo nga ho, bayan. Galing ng station hanggang station 1 hanggang station 3, aabutin ka ng isang oras sa biyahe. Eh, napakaliit lang naman nun. Wala naman 2 kilometro yun. Pero para kang pumunta ng NAIA Terminal 1, galing ka dito sa Quezon Memorial Circle. Eh, paano? Bungi-bungi, nagsimento nga, bungi-bungi. Dito may simento, doon wala. Dito may simento, doon wala. Oh. Pagkatapos, eto pa. Pag umulan, maputik. Pagkatapos, walang nagtatrapik. Meron na nagtatrapik sa umaga, pero pagdating alas 4, umuwi na. Kaya nagkakanya-kanya na yung mga electric tricycle doon. Ewan ko. Sus Mario Josep, Diyos ko po naman, oh. Ay, nako. Kaya kung kayo ho, ipupunta ng Boracay, magbaon ho kayo ng mahabang pasensya. Ano po? Except kung sa dagat kayo dadaan from station 3 to station 1, sosyal. Pero pag ikay magta-tricycle, pupunta ka ng Dimol, galing ka sa station 3, ay, maglakad ka na lang. Dahil eh, abutin ka ng siyam-siyam. O maglangoy ka. O magrenta ka na bangka, papunta sa Dimol. Ay, matatrapik kayo. Walang biro. Yan po isa sa pag-uusapan natin. Ay, ang tanong nila, ano nangyari? Ewan ko ba, akala ko ba tapos na. Eh, yung pala, nilinis lang yung harap muna. Yung kalsada, hindi pa tapos. Perwisyo. Pati mga turista, nagre-reklamo. Sabi ng mga turista, what the... Sanama! Mother! Ganun yung mga mura eh. Anyway, ayan po ay pag-uusapan ho natin. Sisilipin natin mamaya-maya lamang ito. Ito ho ay sumbong sa akin ng ilang kaibigan na may-ari po ng mga bar dito sa Quezon City. Ewan ko kung kilala talaga ito ni General Montejo, kamag-anak niya, kawawa naman si General. Isang kaanak daw na nagpapakilalang kaanak siya ni General Montejo ng Quezon City Police. Ang laman lagi ng iba't ibang mga KTB. Pagkatapos mag-KTB, pupunta pa sa spa. May kasama pang 3 police na bodyguard. At nagpapakilalang siya si Jesse Tadeo ba yun? O Badeo? At sinasabing kaanak ako ni, pinsan ako ni General Montejo. My goodness! Eh, siyempre, nakita na may kasamang 3 pulis na tapos ang sinasakyan, mobile, papupunta sa bar. Oh, paparada lang sa malayo yung mobile. Para namang hindi namin gawain yun. Ay, parada mo doon sa may petron. At maglalakad. Lalakad. Papunta doon. Eh, siyempre, nakita, naka-uniform. Eh, di papainumin. Natural, may 3 bodyguard. Oh, pagkatapos doon, kunwari, ang modus para ito. Magkano? Bigyan mo ako discount dyan, ha? Eh, nahihiya na ro yung floor manager. Hindi, sir. Okay na po yan. Ah, pagkatapos, sabay bulong daw. Nandiyan ba yung may-ari? Nasa loob po. Tawagin mga... Ako si Jesse Tadeo. Eh, baka meron ka bossing dyan pang gasolina lang itong mga na mobile natin. May pabaon pa. Wow! Ang lupit mo! Ang lupit mo talaga, Jesse Tadeo. Ang kapal ng mukha mo, pinalamon ka na, pinainom ka pa, may kasama pang ispakul, at pagkatapos, bibigyan ka pa ng salapi. Hudas ka. Wow! Kapal ng mukha mo, man! General Montejo, gasgas na ang pangalan mo. Pahuli mo nga hayop na ito.
Alam ko hindi mo kamag-anak ito at hindi ka papayag kahit na kamag-anak mo. Pahuli mo sir at nasisira ang pangalan ho ninyo, kawawa naman ho kayo. Eto pa, nalaman ko dahil yung kumpare ko na may-ari ng KTV, may kaibigan na nabukis. Pati mga bukis pinatawag nung Sabado. At sinabi, paano naman? Gusto niyo bang mapasara kayo sa Lunes? Anak ng baka. General Montejo, sir, pahuli mo itong hayop na ito. Sabihan niyo po yung mga bar owner, pag nakita ito, timbrihan kayo at hulihin ho ninyo. At nasisira ho kayo. Kawawa naman kayo. Oras, alas 10:18, oy! Nako! Ay, ito po ang latest sa Southeast Asian Games. Congratulations pala muna doon sa Philippine Volleyball Men's Team natin. After 48 years, gusto po. Abay, nandoon tayo at may pag-asang magka-medalyang ginto ang ating volleyball team. 48 years. Ibig sabihin, huli yung nagkakuha nito, abay, hindi pa ako pinapanganak. Aha. Hindi pa ako pinapanganak. Pinaplano pala siguro ako ng magulang ko. Kalay, congratulations sa napakaganda ng laban. Ay, congratulations na rin, Timor-Leste, for winning 3 bronze medals. Congratulations. 1 in taekwondo and 2 in boxing. Akalaan mo, dininig ng Diyos sa panalangin ng mga Pilipino. Pinapinalalangin po ng mga Pilipino na manalo man lang kahit papano, may maiuwing medalya. Ayan, may naiuwi na. Tatlo pa. At yung ating surfer na si Roger Kasugay ay nasungkit na rin yung medalyang ginto. Kasi nung nakarang araw po sa isang kompetisyon, sa halip na manalo ng ginto, sinakripisyo niyo para sagipin yung Indonesian surfer na nakawala daw doon sa kanyang board. Eh, malalaki ang alon, sinakay niya. So, hindi siya nanalo. Ay, napakabait talaga ng Diyos. Uh-huh. Maraming salamat po. Uh-huh. Mabuhay po kayo. Anyway, bayan, yan po ang mga pag-uusapan ho natin. Naku, wag na wag ho kayong bibitay. Importante ho ito. Para malaman ho ninyo mamaya sa ating pagbabalik, ano pa ang mga binabayaran ninyo or mga pinagkagastahan ng Manila Water at Maynila na binabayaran ninyo aside sa sports space, aside sa mga floral arrangement, aside sa mga merienda ng mga VIP, ano pa ang binabayaran ninyo sa Manila at Maynila at Manila Water na ikinagagalit po ng Pangulong Duterte? Yan po ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Alright, bayan, oras po natin, alas 10:24 na ng umaga. Eh, yun nga po, ha? Ay, lingid sa ating kalaman na nangyayari pala ito na maraming provision dyan sa kontrata ng dalawang kumpanya ito na Manila, Maynila at Manila Water sa gobyerno na pinapasagot sa atin. Dito ho nagalit ang Pangulo at sinasabi niya, quote-unquote, onerous contract. Ibig sabihin, may problema. Parang nanggugoyo, panggugoyo sa sambayanan. At pagkatapos, magbabayad pa ang gobyerno. Ang gobyerno pa raw ay may utang sa kanila. What the hell? Ang nakadiscovery po nito ay si Justice Secretary Minardo Guevara. Na sinasabi niya, Mr. President, merong 12 provision dito na pawang ika nga abae pabor sa dalawang kumpanya. Wala sa gobyerno. Eh dapat pag kontrata na ganito, balance eh, di ba? Kung may pabor na 12, meron ni sa gobyerno. Correct, eh wala yan. Eh. Ang masaklap pa nito, pinagbabayad and they found out na may mga bagay-bagay itong dalawang kumpanya na ito na tayo ho nagbabayad, mga consumer. Eh, kaga sports special, pag may mga basketball tournament, volleyball, ping pong, bowling tournament, sagot natin. It's unfair. It's unfair. Ang mga papremyo, ang mga uniform. Hindi po nakakahiya, yeah? Ay, nakakahiya talaga. Pero pakapala na lang. Oh. At pagkatapos, dinimanda pa ang gobyerno na may utang daw, 7.4 billion sa Manila Water and kay Ayala. Kalukon! 3 point something billion naman daw kay Manila at kay Manny Pangilinan.
E saan naman ninyo nakuha yung figure na yan? Ay kasi nalugi eh, dahil humingi kami ng increase. Ay, hindi kami binigyan. Hindi kayo binigyan, sabi ng Maynila, kasi hindi naman kailangan pa ng increase sa mga panahon na yon. Paano kayo magkika-increase? Eh, nagpanayang hukay ninyo. Kulang ang mga dating ng tubig. Oh, maniningil kayo. Sus Marie Joseph, hihingi kayo ng increase, hindi pa maganda ang serbisyo ninyo. At kailan ba gumanda ang serbisyo ninyo? O, yun ang sinasabi ng gobyerno. Dapat, kaya nga po, sabi ng Pangulong Duterte, ayusin ninyo yung provision ninyo, yung kontrata ninyo. Kung hindi, kakasuhan namin kayo, kayo hindi demanda namin. Hindi, hindi magbabayad ang gobyerno. Oh, hindi po papakinggan, susundin ang gobyerno yung sinasabi ng Singapore at Arbitral Court. Doon nagdemanda itong dalawang kumpanya na ito. Dinimanda ang gobyerno ng Pilipinas. Dahil hindi, dahil lugi raw sila at hindi sila pinayagan na mag-increase. Eh bakit naman kayo mag-i-increase eh pangit yung servisyo? Maghingi kayo ng dagdag na increase kung maganda ang servisyo nyo. Eh laging wala ngang tubig eh. Oh, puro hukay nakikita dito. Hukay dito, hukay doon. May mga nahuhulog na sa hukay ninyo. Paano yung sinasabing increase? Oh, Sus Marie Joseph. Eh wag na nga, wag na. Sus Marie Joseph. Iba na lang. Kayo-kayo na lang maglukuhan dalawa. Pero wag nyo na kami isama dyan. Nag-iikahos ang taong bayan. Bakit pa kailangan ninyong dagdagan ng pahirap? O yung utang na yan, akala mo gobyerno magbabayad. Saan makumukuha ang gobyerno ng pera? Eh, sa atin din. O sa mga income tax natin. Imbis na ipagawa yung 7 billion, isa 3 billion, pagawa ng mga ospital, mga eskwelahan. Sus, ibabayad sa inyo dahil nalugi kayo? Paano naman kayo nalugi? Ilagi na lang gano'n. Kung gusto niyo taon-taon mag-water increase, wala tayong magagawa. At tama din naman ang gobyerno. Hoy, hindi ninyo in-import yung tubig na ginagamit ng sambayanan. Galing yan sa mga bukal, sa mga ilog ng Pilipinas. Kaya hindi ninyo in-import yan kagaya ng desalination galing sa dagat na pinilter ninyo sa makina. Yan mga tubig ninyo galing dyan sa mga dam na gawa ng gobyerno. Gobyerno naman yung may maaari naman. Angat dam na yan. Oh, hindi naman private yan. Oh, kaya napupuno yan dahil sa tubig ulan. Oh, pagkatapos isingilin nyo kami. Sobra naman. Oh, tama yung desisyon ng Pangulong Duterte na huwag kayong bayaran. Bakit kayo babayaran? Dahil nag-increase kayo. Increase saan? Hindi pa nga ninyo maipakita yung magandang servisyo. Titirahin nyo na, mag-i-increase-increase kayo. E sobra naman. Walang iniwan yan, engineer. Kunwari, may ikaw, nagpapamasahe ka dyan. Hindi nga pa tapos, yung ulo mo pala minamasahe, full body massage, sinisingil ka na masayos pa. Bayaran mo na ako, engineer. Hindi pa nga tapos yung servisyo mo. Sus Marie Joseph, o yung karpintero. Ana, itayo niya pala yung bubong, kinontrata mo sa buong bahay. Sinisingil ka na, at may increase pa. Atat na atat ka. Ay, naku bayan. Kaya tama po ang desisyon ng gobyerno na huwag bayaran. Ha? At number two, ayusin ang kontrata. Hindi po sinasabi ng Duterte administration na tapusin kontrata nila. Ayusin lang ninyo. Ayusin. Alisin na ninyo yung mga provision doon na kaming mga consumer ang nagbabayad. Yun ang gusto ng Pangulo. Alisin nyo doon. Kontakin mo sports space. Volleyball tournament nila. Sila mga empleyado. Sasagutin natin. Mga bulaklak. Pag mga executive meeting doon sa mahabang conference room. Wow. At saka merienda ng mga soft drink, sagot natin. Napakaswerte nyo naman. Anyway, bayan, oras po natin alas 10:31 na ng umaga. Sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan natin, ito pong Pandaysineng. Hindi na po sila kailanman. Well, habang nandyan si Isko Moreno, makapag-rally dyan sa Maynila.
Ah, wala na. Eh, hindi na po pwede. Hindi kayo pwede magmamarcha-marcha dyan Panday Sining dahil kapag kayo'y nakita, kayo'y kukulong or kayo'y bibit-bitin at itapon sa Pasig River para anurin kayo papunta ng Makati. O saan man dyan, Tagig. O palabas sa Manila Bay na. Dahil nagkasundo na po at inaprubahan na ng Manila City Council ang deklarasyon na lahat ng Panday Sining ay persona non grata na sa lungsod ng Maynila. Entonces, hindi ka na pwede, hindi na po kayo pwedeng tumungtong dyan. Yan po ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Bayan, oras po natin, 10:35 a.m. Nung Friday nga ho, idiniklara na ng Manila City Council bilang persona non grata ang grupo ng Panday Sining sa lungsod ng Maynila. Ang ibig pong sabihin, hindi na sila pwedeng tumungtong dyan sa Maynila dahil kapag tumungtong sila, sila po ay aarestuhin, sila po ay bibit-bitin, ewan ko, ikukulong ito, o siguro sila ihahagis palabas ng lungsod ng Maynila. So entonces, kung ibawal na sila sa Maynila, ay hindi na sila pwede mag-rally doon. Ha? Maaring yung ibang mga grupo na militante na kasama nila, pwede, pero sila, hindi na po pwede. Hindi na sila pwedeng sumama dyan at mag-spray paint. At sasabihin nilang freedom of expression dahil persona non grata na nga sila. Nasin ang anuyunan naman ng Department of Interior and Local Government sa ilalim ni Secretary Anyo. Dahil nagbigay na rin ng kautusan si Secretary Anyo sa lahat ng kapulisan na hulihin, hindi lang ang Panday Sining, lahat ng mga nagbabandalize ng mga dingding, mga public place natin, hulihin. O tama yan. Nasa linya si Undersecretary RJ Echeverry ng DILG. Magandang umaga, Secretary Yusek RJ Echeverry, sir. Magandang umaga at mabuhay yung programa. Thank you po, sir. Live tayo sa Radyo Pilipinas nationwide and live tayo, of course, sa YouTube and Facebook worldwide. Yusek, lilinawin ko lang, ito hong City Council ng Maynila ay palabas na resolusyon na dinideklarang persona non grata itong grupo ng Panday Sining. Meaning, hindi na sila pwede mag-rally dyan dahil huhulihin sila o itatapon sila palabas sa Maynila. Na sinangayunan naman po ni Secretary Anyo dahil ang instruction niya nga, I think last week, lahat na nagbabandalize, hulihin ng mga otoridad. Tama? Is this correct, Yusek? Tama po yun. Actually, nagbigay nga ng kautusan nga. Tama rin po yung sinabi ninyo kanina. Nagbigay pa ng kautusan si Secretary Eduardo Anyo na hulihin lahat na magbabandalize, hindi lang yung mga involved doon sa... Panday Sining. Opo, oo. So, Sec, would you happen to know pag idiniklara ba ang persona non grata, ano ho mangyayari dito? Kung ikaw ay pumasok pa rin sa lugar na yan, ikaw ba'y huli ng mga otoridad, ikukulong o ikaw ay huli at bibit-bitin palabas ng kanilang lungsod o lugar, sir? Hindi naman ho. Basta pag sinabi naman kong persona non grata, hindi naman nangahulugan na pwede ko kayong hulihin o ipalabas sa isang lungsod. Bit-bitin. Bit-bitin. Pero wala naman kayong violation na ginagawa. It just so happened na it's just, you know, a declaration by the city council that you are not welcome. You are not welcome to the city. Pero hindi naman nangahulugan na ikukulong o bit-bitin. Bitin sa pundilyo. Hindi naman po. Or sa kwelyo, sir. Kakwelyuhan. Pero it's a strong signal or message, sir, na ayaw ka namin dito. Why will you force yourself kung ayaw nga sa iyo ng gobyerno, ayaw ng mga tao sa iyo because sa makailang beses kayo nang winarningan na huwag kang dumumi rito sa teritoryo namin, punta ka pa rin ng punta at para pang kinukutsa mo o iniinsulto yung lokal na pamahalaan, Yusek. Tama po yun. Malinaw naman po yun na yung pagbigay na mensahe ng City Council ng Manila sa pagkondena sa gawain ng Panday Sining ay malinaw. Mm-hmm. Dahil sinabi ng persona non grata. Mm-hmm. Isang mensahe ito, hindi lang sa Maynila, kung hindi pinararating rin ng Maynila, sa ibang mga karatig lungsod, mm-hmm, na kapag ang Panday Sining naman ay gumawa rin ng mga
kabalastugan at mga vandalism na gagawin nila sa ibang lugar, they can always follow the footsteps of Manila na gawing persona non grata. At the same time, hulihin rin ang mga pandaysinang na nagva-violate ng ordinansa. It is very clear that the ordinance is violated. Mm-hmm. At ito naman po ay ginagawa lang naman po ng mga pulis at ng barangay ang kanilang gawain, ipatupad ang batas. Again, as I've said, we are encouraging, you know, we are encouraging Metro Manila as a whole, no, to follow the footsteps of Manila if and when there are pandaysining doing the same violations in their cities. Ang sabi po ng isang konsehal na kaibigan ko sa Maynila over the weekend, sabi niya, Erwin, with that message, we were telling them that we don't like them. Ngayon, sabi ko, sir, pwede ba sila mag-rally? Sabi nila, depende, kasi they will have to apply for permit, rally permit. Eh, hindi namin sila bibigyan. We will tell the mayor not to give rally permit because we declared them as persona non grata. Kaya sabi nung konsehal, entonces, Erwin, pag wala kang permit, no rally ka, eh, pwede kang hulihin ng mga otoridad, pwede kang i-disperse ng police dahil wala kang permit. Eh, hindi namin sila bibigyan ng permit. That's what he was saying, Yusek. Tama po yun. Tama po yun. Since you were already considered as persona non grata, any privileges. Apo. That is being given by the City of Manila, you would not be availing of. Oo. Karapatan ho nila yon dahil ikaw ay gumawa ka ng mga pamamaraan, pahiyain sila, o bastusin sila, o hindi petuhin ang kanilang batas. Maaari po nila gawin yan. Alright. Nako, maraming salamat po, Yusek R.J. Ejiveri, for that explanation, ma'am. Magandang umaga po, sir. Mabuhay po kayo, Yusek. Thank you! Alright, dire-diretso tayo, bayan. Oras natin, alas 10:41 na ng umaga. Ngayon, ay merong ang City Council daw po ngayon ng lungsod na Maynila ay may sesyon. Si Mayor Isko siguro ay baka flag ceremony, flag retreat, ay Lunes ngayon, baka may executive session. Anyway, ayun ang sabi sa akin nga kahapon na paano ka pa magkapag-rally, Erwin? Hihingi sa amin ang permit yan. Bawal yan. Maging si Mayor, ang sabi ni Mayor, hindi na nabibigyan ng permit pag pandaysining ang magrarally. Paano ka makakapag-rally ngayon kung hindi ka bibigyan ng permit? I-disperse ka lang. Mapapalo ka pa ng pulis dyan. Kung hindi ka mapalo, bombahan ka ng tubig na galing sa burak ng Bureau of Fire Department. Paano yan? So, kaya nga, ang sinasabi, hindi na sila pwede mag-rally dito, Erwin. Hindi na sila namin papayagan na mag-rally sila sa Mindiola, Liwasang Bonifacio, or any part of Metro Manila because we will not give them any more permit. Ayun. Aha. Okay. Pero kung ako ang mayor, maliit lang rin, bibit-bitin ko sa pundilyo dito o sa sinturera. O kaya sa may kwelyo at hawakan ko yung kwelyo at saka sinturera at ihagis ko. Sinabi na nga hindi ka nga pwede rito. Opo, Mayo. Alas 10:43 ng umaga na bayan. Nako, marami pa ho tayong pag-uusapan. Ayun. Ay, nakalimutan ko sabihin, tanong kay Yusek Ejiveri. Yung sa Boracay, di ba kasama sila dyan, task force? Ang DNR, DPWH, DILG at saka DOT, Department of Tourism. Para di ba i-rehabilitate ang Boracay. Na-rehabilitate po yung harap ng Boracay. Yung likod, hindi pa. So parang naghugas ka ng harap mo, yung likod, hindi ka nagpunas ng wet packs. Hindi pa tapos eh. Hindi ko naman sinasabi pangit. Ang sinasabi ko lang, kailan ba matatapos ito? Nilagyan nga raw ng drainage. Yay, pasalamat po mga residente doon. Pero naman ho yung perwisyo na traffic. Pero magaling ka ng D-Mall, papunta ka ng Station 3. 1 kilometer lang ang haba noon. Umalis kami ng Station 3 ng alas 5 ng hapon. Nakarating kami sa D-Mall ng alas 7. Dalawang oras. Mabuti pang naglakad na lang ako. Or gumapang. Pwede pa. Mas mabuti pang gumapang ka. Anak ng
Busyaw. Actually, may nakasabay kami bata. Yung naglalaro yung digulong, yung pinapalo-palo yung gulong na tricycle. Di ba yung ginagawa? Oo. Nauna pa nakarating sa amin sa dimol yung batang yun. Kapapalo niya ng gulong yung may dala-dala sa stick. So sabi ko, mabuti pa yung bata. Katatakbo. Ay, nako bayan. Alas 10.45, wag ho kayong bibitiw. Sa ating pagbabalik, patuloy. Ito po ay sinasabi nating problema na napakaraming problema na ng bayan natin. At isa ito sa mga problema ng Pangulong Duterte kung paano tuldukan itong korupsyon. Hindi lang po korupsyon, kundi itong mga red tape na ito, itong mga burokrasya na ito. Ha? Diyos ko po, na napakabagal dahil siguro sa korupsyon. Ito pa, reklamo nila. Sinimento na raw ng DPWH dahil bahagi raw ito ng kuan. Rehabilitation. Guess ko ano ngayon? Sira na naman kalsada, kinutkot ng Boracay water. Parang Maynila, nila doon, Manila water. Binutas na naman. Tapos may nakaabang na raw. Sinisimento na pag alis ko kahapon, sinisimento. May nakaabang naman yung Aklan Telecoms. Huhukayin na naman, lalagyan ng linya ng telepono. Mga hayop talaga. At sabi ko ba, sir, nakapila na yan eh. Paano naman kikita yung contract ko? Eh, sabi ko ba nila pag-isahin? Eh, hindi, iba pa yun eh. Kasi may charge yung pangkutkot niya. Pagwasak niya, pag jackhammer, yung renta niya sa jackhammer. Eh, kung makikisabay siya, hindi nila siya kumita. Diba? Common sense. Ito naman. Bastos! Eh, siyempre, butas na nga yun. Bahayaan niyang simentuhin ng Boracay water. Tapos siya naman. Dahil chinarge na yung gobyerno ng jack rental ng jackhammer. Pag sumabay siya doon sa Boracay water, di, paano yung rental? Baka sabihin na kowa sa kanya. Oy, anong rental eh? Sumabay ka lang, naghukay ka na butas pa nung pinasok mo yung linya mo dyan. Kaya kailangan makita ng kowa na bubutasin nila ulit. Ganon ang programa ng ating bansa, bayan. Pagkahukay ni ganito, butas si ganon, hukay si ganyan. Dapat kasi ipinag-iisa na pag ginawa ng DPWH yan, bago ninyo gawin ng DPWH, dapat lahat kayo pumasok na dyan. Maynila, Manila Water, PLDT, etc., etc., cable network. At pagkatapos, tapusin niyo yung hukay, di ba? Kaso mo hindi nga eh. Sabi ng mga tiga Boracay, sir, yung panrenta niya sa jackhammer o yung backhoe. Eh siyempre, nagrenta rin siya ng backhoe. Eh kung sasabay siya doon sa Boracay, makakalibre siya. Ay baka makasuhan siya ng COA. Thank you for you and happy condolence. Alas 10.48, dyan lamang ho kayo bayan. Magbabalik agad ang Tutok Tulfo Reload. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Experience world-class healthcare at the Medical City Clinic where patients are partners. For inquiries, you can visit TMC Timog at number 56 Timog Avenue, Diliman, Quezon City or call 921-2534. Alam niyo ho ba na kapag kayo ay nagme-menopause bilang mga babae o andropause naman sa mga lalaki ay nagiging mahirap maglabas ng dumi? Dahil kung kayo ay mahihirapan maglabas ng dumi, kayo ay magsasuffer sa hemorrhoid o almuranas. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. Meron din itong billions of probiotic na tumutulong na ma-eliminate ang mga bad bacteria at parasite na nagiging dahilan upang malaso ng ating katawan. Para sa karagdagang katanungan at discount, tawag na or text sa 0909-383-8555. Uulitin ko, 0909-383-8555. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson's, Rose Pharmacy at South Star Drug. Mahalagang paalala po, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 or 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Eurotel Naga is now open with the theme Love Local. Explore the beauty of Bicol.
Enjoy the goodness of traveling in Bicol region with Eurotel Nagas hashtag Love Local Tour Packages. Explore your inner travel junkie from 5 different exciting tours. Plus, get a chance to savor delicacies that will surely satisfy your cravings. So tara, pack your bags and let's go on an adventure with Eurotel Naga. Book now at 054-472-5321. Para mas mabilis ang biyahe, tipid ka pa sa pamasahe. Gusto mo ng motor na mura, Inco ang sagot dyan pare. Pag may kilig ang barkada, ang motor na astig ang forma. Tipid ka pa sa gasolina, mag-Inco na tara at lumarga. Inco, you will love it. Ang motor na swak sa budget. Inco, you will love it. Ang motor na swak sa budget. Inco! Alam nyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming colon o malaking bituka? Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa colon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating colon o malaking bituka. Ugali nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating colon. Kung busy naman kayo o tinatamad kumain ng mga prutas at gulay, uminom ng red juice. Ang red juice ay mayroong mahigit 30 sangkap tulad ng pinya, bansanas, bayabas, green tea, aloe vera, grapes, barley, wheatgrass, ampalaya, lagundi, olive, kamatis, ginseng, sambong, blueberry, cranberry, orange, onion, ginger, garlic at iba pa. Hindi na kayo tatamaring maganda ng napakaraming prutas. Uminom na lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlets sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant and lactating women. Para sa bayan, susugod at maninindigan dahil Tulfo yan, Erwin Tulfo. Sa tuto, tuto, Tulfo. Real low. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Alas 10:52 ng umaga at nasa linya po ng aming telepono itong aming suki, aking kaibigan, si Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Belica. Magandang umaga po, Sir Greco. Magandang umaga, Sir Erwin, at sa lahat po nakikinig sa atin. Good morning sa inyo lahat, Sir. Opo. Sir, iniimbestigahan nyo rin at sinisilip nyo ngayon itong mga ilang contractor ng DPWH at ilang pang mga contractor sa kanilang dealings with the government agencies. Mukhang meron kayo raw na hindi na nakikita na hindi ho yata tama. Is this correct, Sir? Actually, sir, si Commissioner Luna, one of the commissioners, talked about this, pero iantayin ho namin yung kanyang report na sinasabi dalhin sa in-bank. Dahil talagay ko ang naging batayan na po dyan ay yung pagpapakansila ng DPWH sa mga contractors. Na open secret naman, sir, na talagang malaki yung problema dun sa bidding. Oo. District o nagkakalutuan dahil merong connivance allegedly sa mga congressmen. So, yun ang dapat natin, dapat naman tingnan talaga yun, tinitingnan naman talaga namin yun. Brought in the limelight today. So ito hong iniimbestigahan ninyo, sir. May chance po ba na titignan nyo na rin ang iba pang mga agencies? Kasi this is not only happening sa Public Works and Highways. I think this is also happening in other agencies. Take example po, may inilapit sa akin report sa TESDA. Ganun din ho yata, meron pong pondo, I think last year ang TESDA na worth 1 billion to purchase mga equipment, mga laptop, etc. Nung dineliver na ng contractor, Diyos ko po, Commissioner, isang linggo lang sira na kaagad yung laptop na i-deliver doon sa naturang eskwelahan, Commissioner? Yeah, tama po yan, Sir Erwin. In this DPWH case on bidding specifically will be a good case in point natin dahil it is the same system naman na ginagamit ng mga corrupt officials. Opo, opo. And bidders. So, pagka natapos natin investigation dito, then pwede nating patingnan lahat ng bidding na ginawa. Dahil, syempre,
overpricing, tapos yung ulit-ulit na nabibigyan ng mga awards, right. Tapos po yung mga deliveries na hindi tama sa specification. Ang nakakatakot dito, Commissioner, ang problema daw kasi ngayon, ay hindi po yung overpricing, yung ibinabagsak yung presyo. For example, ang project cost is around, sabihin natin, is 100 million. Ibabagsak po yan ng contractor to about 50 million. Ang nakapagtataka, sa sobrang baba, siya talaga mananalo, pero anong klaseng itsura nila ng kalsada kung ganyan nakababa, dinadive? Ang tawag po nila dyan is dinadive yung presyo. Paano mo na lang, di ho ba, Commissioner, kung i-slash mo yung project cost ng kalahati, sir? Po yun, ang ending po niyan, hindi matatapos ang project. So, doon po magkakahulihan yan. Matagal ng modus yan, sir, alam natin eh. Mm-mm. Ang ginagawa nga, dinadive, makuha yung kontrata, ending, dinatapos yung project, tapos bahala na, nagkalimutan na lang. Mm-hmm. So, kailangan nun natin ma-surface yan para... Mm-hmm. Ma-hold ang accountable ang mga tao na gumagawa niyan at matigil yung sistema. Alright. Sir, panghuli na lamang, I would like to call your attention dito po sa Boracay. Alam ko po, baka pwede ho ninyo silipin. I was there a few days ago and napakaganda ho ng Boracay doon sa rehab na ginawa ng gobyerno. Napakaganda na ng harap ng Boracay. May mga drainage na rin. Ang problema, sir, doon sa loob, sa interior, yung kalsada, sir, hindi pa matapos-tapos. Nagtataka po ang mga residente bakit na bungi-bungi po yung paggawa ng kalsada. Huhukayin daw ng Boracay water, kung sisirain naman na pagkatapos ng hukay, tatakpan, sisirain naman ng kuan ng telepono. Parang ganun ho, sir. Kaya hindi raw natatapos ang kalsada doon sa interior. As a matter of fact, sir, inurasan ko eh. Galing po ako ng station 3, papunta ako ng D-Mall. Aba ay mga tindahan doon. Inabot ako ng siyam-siyam, dalawang oras na naka-electric tricycle ho ako because of the traffic, because of sira-sira ang kalsada. Pakicheck mo nga ho sa ito, bakit ganito ho ito? Akala ko tapos na itong rehab ng Boracay, Commissioner. Sige, pa-check ho namin. Mga kalsada, interior roads ho ba? Opo sir, yung from dulo to dulo, hindi po ito sa beach, napakaganda. Pero yung dulo to dulo ng Boracay galing doon sa Jetty Port hanggang doon sa kabilang juice ko pong pineapple, sir. Aba eh, mabilis pa pag naka-wheelchair ka kaysa sa sumakay sa tricycle. Sige, sir. Pa-check ko natin ngayon yan. Sa Boracay, Baligidion 7 siguro yan. Opo, opo. Alright, maraming salamat po. Commissioner Greco Berlica, good morning po. Mabilis pa yung wheelchair. Oh, close. Eh sabi ko sana, nagdala na lang ako ng wheelchair. Ay, nasa linya na rin ng ating telepono si Attorney Herbert Matienzo ng Philippine Contractors Accreditation Board. Executive Director. Good morning, Attorney Matienzo. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyo at lahat ng mga nanonood at nagpapakinig ng ating programa. Opo. Sir, ang PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, nag-iimbestiga ho yata sila ngayon, particularly dito po sa DPWH projects. Itong mga contractor po na mga ika nga in cahoots with government officials. Pag may mga, paano po ba ito? Ito pang papahiram po ng lisensya. Di po ba violation? Bawal po yan. Bawal. Bawal po yan. Number bawal two. Bawal po yan. Yung ika nga, pag sumali ka sa bidding, kausap ka ni congressman, dahil si congressman ang may pondo, gusto ka ni congressman na ikaw manalo dahil nag-usap na kayo ni congressman. Bawal din ho yun, di ho ba? Ay, bawal ho yun, sir. Number three, sir, pag ikaw po ba ay contractor, magsusupply ka ng gamit, eh yung sinupply mo, wala pang isang linggo, sira na kaagad, at pagkatapos next bidding, mananalo ka na naman. Ano ho ang basa nyo dyan, sir? Base ho, siguro sir, sa sarili kong opinion, para kong nagkakalutuan na ho yan, at talaga hong pre-arrange na ho kung sino ang mananalo at matatalo sa bidding. Mm-hmm. Eh siguro sir, it's high time. Paano kaya ito? Paano kaya makakatulong ang pickup, sir, para ma-review ang mga lisensya? Sir, sa ganang amin po, lahat po ng
nag-a-apply sa amin ng lisensya, eh, meron ho kaming post-verification. Mm-hmm. Hindi ho sa pagyayabang siya, pagpasok ko sa opisina, meron ho 147 unresolved cases. Mm-hmm. At nang natapos ho ang 2018, na-resolve ho namin lahat. Madami ho kami sinuspending contractor na mm-hmm. dalawang taon ho. At ayon ho sa batas namin, hanggang dalawang taon lang ho, mm-hmm. ang pinakamataas. Madami na rin ho kaming sinuspende at madami ho kaming nirevoke na lisensya. Mm-hmm. Dahil nga ako sa pagsususpindi ko at pag-revoke, nakatanggap po ako ng mga death threats. Ay, naku, Diyos ko po. Ay, mag-iingat po kayo. Dala po rin niyo, hindi lang po sa mga contractor as in mga construction company, kundi pati mga nagsusupply. Kayo rin ho yan, sir, di ba? Yung mga kailangan nila mag-apply sa inyo ng license pag magsusupply sila ng mga equipment, mga hindi gamit. Hindi po sa amin, sir. Saan naman yan? Ang alam ko po yan ay sa DTI, sir. DTI naman, di ba? DTI main office. Kayo ay yan, more on sa construction. Okay. Kami lang ho ang nagde-determine kung sino ho ang maaaring sumali sa pabiding ho ng gobyerno. Mm-mm. At ang gobyerno ho, ang kung sino man ho ahensya ang nagpapabiding, sila ho ano man ang nagde-determine kung sino sa mga sumali ang mananalo. Hindi pa po ba kayo tinatap ng ikang PACC para tulungan sila? Sa ngayon po ay wala po, pero bukas po ang aming opisina upang makipagtulungan sa lahat po ng ahensya na upang mas mapaayos po natin ang serbisyong publiko, lalong-lalo na po sa pagbibigay ng magandang serbisyo na pang publiko. Alright. Nako, maraming salamat po, attorney, sa oras po na ibinigay ninyo sa amin, si attorney Herbert Matienzo ng Pick Up. Good morning po. Good morning po, ma'am. Alas 11 ng umaga, bayan! Nakaw! Tuloy-tuloy ho tayo. Oo. Tinatawagan natin itong sila Yusek Dinsing at Yusek Benny Antiporda ng DNR naman para malaman natin ano ba nangyari, what's happening here dito sa Boracay. Ayun po yung pabaon sa akin ng ilang mga driver ng tricycle doon na isumbong ko raw dito sa Maynila. Nasa linya si Undersecretary Benny Antiporda ng Department of Environment and Natural Resources. Magandang umaga, Yusek Benny Antiporda, sir. Magandang umaga, kapatid na Erwin, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo. Sir, ako po'y may dalang mensahe galing po sa mga residente at mga tricycle driver ho doon sa Boracay. Kasi ako'y napadpad doon nung nasama po ako. Napakaganda na ho talaga, pati nakita ko yung mga drainage ho na inilagay po ninyo. Ang problema lang nila, sir, gusto nila iparating sa inyo ay yung kalsada po na mukhang yung galing sa jetty port hanggang station 1 tapos na, pero from station 1, sir, papunta naman sa kabila ay sira-sira pa rin. Parang ang reklamo nila, sir, pag sinimentro ngayon ang Boracay Water, bukas malakalawab, gigibain na naman ang kontraktor, aayusin na naman. Mamaya-maya, makikita lang, gina-jackhammer na yung katutuyo lang na simento na kalsada, gina-jackhammer na naman. Nagtatanong mo sila, sir, kailan ho kaya matatapos itong kalsada talaga from end to end ng Boracay, Yusek? Well, basically, ang target po dyan, no, based on information na nakuha natin sa DPWH, is malamang abutin po siya ng May next year, 2020. No po? Yan po, please bear with us. Apo. Alam naman po natin, may mm-hmm. procurement process ang ating pong gobyerno. Mm-hmm. And at the same time, medyo na-delay lang po ng konti yung budget dyan. Mm-hmm. Pero we're still on target. Nandun po, wag lang po nating madaliin. Mm-hmm. Dahil lahat po, no po, hinihimay po natin lahat yan para ho masiguro na walang maging palpak sa trabaho. Mm-hmm. Now, talking about this, huhukayin uli at sisimentohin, nagkakamali po tayo roon dahil in the first place, ang inyo pong lingkod, personally, Yusek Benny Antiporda po ito, uh-huh. na nagpa-meeting noon, no, uh-huh. na, between the PNP, the local government units, uh-huh. the water concessioners, mm-hmm. and even the DPWH, mm-hmm. wherein hindi po maaaring maghukay mm-hmm. ang mga water concessioners without the clearance of DPWH. Mm-hmm. Now, if makulit sila, eh talagang tatakpan po namin yung kanilang mga tubo. Dahil again, let us always remember, although it is the public
na nakikinabang dyan sa kanilang ginagawang proyekto. Correct. But they are still private company, no? Mm-hmm. So tayo po sa gobyerno masusunod, hindi po sila. Ayun, ayun. Tapos sir, yung sa kanila lang naman daw ho, sir, kasi nagkaka-traffic, baka pwede raw sabihan itong mga kumpanya na ito na maglagay naman ng mga tao na magta-traffic, kasi 6 o'clock pa lang sir, nagkakabuhol-buhol ang traffic dahil one way na lang sir, di ba? Aba eh, ala nang nagmamando nagta-traffic, baka pwede raw sabihan ng LGU maglagay ng mga barangay tanod para mag-traffic doon sa kabilang dulo, para hindi po nagkakabuhol-buhol daw yung trapiko, USEC sir. Well, we will relay this message immediately to the local government unit so they can come up with the mitigation on this. And at the same time, masiguro na mapangalagaan itong ating mga turista. Eh, nakakainis nga naman. Kaya ka nga tumaka sa Maynila para pumunta roon sa Boracay para walang traffic. And then traffic pa rin. Eh, mali po yan. At rest assured na makakarating po sa kinaukulan doon yan para humaaksyonan. Nako, maraming salamat po. So yung sa Kwan sir, yung Boracay, nakita ko na napakalaki ako, kadrado ng mga drainage. Saan ho napupunta na yun ngayon sir? May catch basin na ba kayo doon? Paano ninyo ginawa ito? May sanitary treatment, mayroong sewerage treatment plant po yan. Yung mga yung maruming tubig eh pumupunta po sa STP, then kapag malinis na po yan, yung tinatawag pong SB quality, bago po pinapakawalan yan, 1 kilometer away doon po sa ating beachfront. Ayun. So asahan po natin na malinis po yung mga tubig natin. At yung nakikita yung malaki namang dinadaanan ng mga ano natin, yung storm drain natin kung tawagin, yan po ay malinis na tubig galing po sa ulan yan. Nako. Nako, maraming salamat po, USEC Benny Antiporda ng DNR. Asahan po namin, sir. Good morning po at mabuhay po kayo sa DNR, USEC. Thank you! Maraming salamat po. Ayun, sigurado. Pag inilalapit po dito kay USEC Benny, bukas makalawa, may solusyon na. Ayun ang reklamo ng mga residente, sir. Baka, Sir Erwin, baka pwedeng timbrehan mo naman yung mga taga-Maynila. Abay, nang umaga, tuwanto ako, yehey, palakpakan. Abay, may mga naka-uniform pa, mga auxiliary police daw, mga nakakulay pink. Akala ko nga, yun sa kwan sila eh. Anong asosasyon ba yun? But anyway, abay, sabi ko, okay. Ba't paglabas ko, Diyos ko po naman, ano man nangyari dito? Ay, ala no, nagsiuwian na yun, magta-traffic. Abay, ano, opisina, 8 to 4? Oh, no. Alas 6, wala nang nagta-traffic. Diyos ko po naman. Okay lang pag magkasintahan kayo, dalawa lang sa tricycle para magbulahan kayo ng magbulahan, eh masaya yun. Maski pag nasal mo pa, pag hindi ka pa sinasagot, eh umabot kayo ng 3 oras, at baka sagutin ka na sa haba ng traffic. Pero kung Diyos ko po nagmamadali, lalo pa kung napapajibs ka, pabalik ka na ng hotel. Okay na yan, Sal. Oras, alas 11:07 ng umaga sa ating pagbabalik. Itong problema, tawagan nga natin si General Montejo, kawawa naman, baka hindi alam ni General Montejo na ginagamit yung kanyang pangalan. Uy, meron na pala ito, kapapasok-pasok lang na balita. Ang bago pong Miss Universe ay galing sa South Africa. Yan ba yung pangalan niya? Napakahirap na may pronounce. Si Zuzibini Tunzi. Aba, congratulations, Miss Universe Zuzibini Tunzi. Aba, alain mo yan. From South Africa. Si Miss Philippines. Ha? Top 20. Second place, Miss Puerto Rico. Walain mo yan. Si Madison Anderson. Madison na, Anderson pa. Si Miss Philippines ay Gazini Ganados. Pumasok sa top 20 pero hindi na pinalad na umabot sa top 10. Well, anyway, congratulations na rin sa effort po ni Miss Philippines Gazini Ganados.
na umabot sa top 20. Congratulations po. Alright, bayan, 11:09 dyan lamang ho kayo. Oras, alas 11:11 ng umaga. Magtawagan natin si Police Colonel Ronnie Montejo, ang direktor ng Quezon City Police. Ay dahil, ito na. Magandang umaga, Colonel Ronnie Montejo, sir. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo, sir, at sa lahat ng mga tagapakinig. Opo, si Erwin Tulfo po ito, sir. Nako, opo, sir, meron po ako, kaya ako napatawag. Ay, alam niyo, sir, kayo yung sinusundan ko yung inyong mga ginagawa sa QCPD. Ako naman ho'y natutuwa dahil marami ho kayong bago pa lang kayo dyan, pero marami na kayong nagagawa para po sa ating lungsod when it comes to peace and order. Maraming salamat po, oo, Sir Erwin. Salamat dahil po dyan, kaya po kami tumawag. Gusto ko lamang po iparating din sa inyo naman. Ako ho, sabihin na natin, fan ninyo, idol ko kayo pagdating sa peace and order. Ginagamit po ang pangalan ho ninyo ng isang Jesse Tadeo daw ho ito. Kasi opo, po, meron po akong kaibigan na may-ari ng isang KTV na meron yata silang asosyasyon. Panay daw ang punta nitong taong ito at nagpapakilala na kaanak nyo. Sabi ko, bakit mo pakinggan? Baka loko-loko yun. Sir, pare, may mga kasamang armado papakilala, mga police daw sila ng QCPD. O sabi ko, tapos, inom dito. O pagkatapos, pag-aalis na, hingin ang bill at sasabihin ka agad, pangungunahan kami na may discount, wala ba akong discount? Pinapalibre nilang namin sila, sir. Sabing gano'n, pare. O pagkatapos sabi, ayun na nga, perwisyo. Ginagamit yung pangalan ni, sabi pa nga nung isa, General Montejo. Sabi ko, Colonel pa lang yun. Paki-parating na lang sa kanya, pare, na ginagamit sa pangalan niya nitong tao na ito, nitong si Jesse Tadeo. At hindi lang sa mga KTV, pati sa mga Sparrow, panay-panay daw ang punta nito. Pati yung tatlo niyang kasama umano ng mga pulis daw na armado, kasama niya, bit-bit niya raw, Colonel. Sir, baka pwede ninyong pa-surveillance ito sa inyong intel. Kawawa naman no, ako hiya fan ninyo. Ay, gusto ko lang makatulong din sa inyo. Ayaw ko masira ang pangalan niyo. Baka pwede na pahuli itong buang na ito at ginagamit-gamit kayo sa katarantaduhan. Yes, yes, sir. Una-una po, sir, ako'y nagpapasalamat po sa inyo, Sir Erwin, opo, na at least nakarating pa akin po itong balita nito. At doon sa kaibigan din po natin, opo, na lagi po nilang inaabala at inaabuso. Salamat din po ako na mayroon po siyang lakas na loob na ibahagi sa atin ito. So maraming salamat po sa inyo, Sir Erwin. Nasusundan niyo po, sir, pasubaybayan po natin ito at hanggat maaari, ma-intrap natin itong mga lukuloko na ito. Eh, kawawa. Sabi ko, Diyos ko, kawawa naman si Jesse, Colonel Montejo. Ala naman ginaan. Tsaka number 2, kawawa ho yung pamilya ninyo. Nasisira ang apelido ninyo sa kabalbalan ito. Bukod pa riyan, sir, sa libre na nga siya ng inom, kain, masahe. Meron pang pabaon, sir. Humingi pa raw ng pabaon na panggasolina raw. Akalain mo, mga tao, sabi ko naman exactly, sir, exactly. And then another point, sir, is I heard galing po sa association ng mga KTV owners dito sa QC, pati daw yata, sir, over the weekend kinausap niya itong mga illegalista, mga bookies na sinasabi para hindi kayo hulihin ng intel ng QCPD, alam nyo na ang gagawin. Which may connotation, sir, na hindi maganda. Bahala ka na, sir. Gusto ko lang po iparating sa iyo dahil naawa po ako sa inyo at idol po kita, sir, when it comes to doing your job. Maraming salamat po, sir, sa akin. Opo. Maraming salamat. Salamat po, sir. Tutugunan po natin ito. Thank you po, sir. Mabuhay po kayo, Colonel Ronnie Montejo. Mabuhay po. Mabuhay rin po kayo, Sir Erwin, at sa lahat ng nagpapakinig, sir. Maraming salamat po. Kawawa naman. Kung alam ang kaalam-alam na ginagamit pangalan mo. Kay Colonel kami. Kay Colonel Tulfo kami. Hala, alak pa, babae pa. Mag-inuman kita sa kanino kamag-anak? Kamag-anak ko si Erwin Tulfo. Alak pa. Wala ka namang ibibigay na ka-table. Ang pangit naman ito. Mukhang tulingan. Magpadala ka naman yung mukhang Texas. Sus Mario Josep. Eh, kahit siyempre, kanto ko magagalit. Ay, gagamit-gamit yung pangalan ko ng katarantaduhan. Hindi po ba binibigay yung bill, may discount na. Wala ba akong discount? Eh, halatang-halatang nagpapalibring hinayupak na ito. Barilig kita sa mga. Pag ito, sasabihin, sino ba sila? Kamag-anak ko lang naman si Colonel Montejo.
Kawawa naman yung tao. Alam, ginagawang ka, kung titirahin itong hayop na ito. Kapal talaga. Alas 11:16 ng umaga, bayan. Huwag po kayong bibitaw sa ating pagbabalik. Aba, ready na. Ready na. Ready na yung aking idolo ko rin ito eh. Si Sir Ramon Fernandez, ang Philippine Sports Commissioner. Magandang umaga po, Sir Ramon. Yes, Erwin. Good morning to you at sa lahat ng nakikinig sa iyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Una po sa lahat, siguro ito ang kabayaran ng preparasyon, hindi lang ng Philippine Sports Commission, kundi pati ng Olympic Committee na rin natin. 113 yeah. gold, 86 silver, 90 bronze, total 289 medals, Sir Mon. Siguro talagang ito nagpursige na yung ating mga atleta dahil dito ginanap at ayaw nila mapahiya ang ating bayan. What do you think, Sir Mon? Yes, but more importantly, Erwin, yung exposure lang halos lahat, if not lahat ng mga atleta natin na napadala ng PSA all over the world to compete in the highest form of competition, highest level of competition since after the last SEA Games in 2017, pinapadala na natin sila yan because as we say, may kasabihan nga sa sport na you're only as good as your competition. So dapat i-ano mo sila sa the highest level of competition, i-expose mo ang mga atleta and it's paying off. That's the way to do it, the only way to do it if you want our athletes to improve. Sir, talagang malaki ang naitutulong ng home crowd, ano sir, yung mag-cheer sa'yo na sa home court advantage. For example, yung volleyball po natin, 42 years o 48 years, hindi man lang tayo pumapasok dyan. Finally, last night, pinakita ng mga athletes natin sa volleyball na kayang-kaya i-dethrone yung champion na Thailand. Yung isa pa po, yung ikang sa swimming, Diyos ko po naman. Yes. Aba talagang so is it the home crowd, is it the home court advantage, Sir Mon? Malaking factor din yun, added factor yun of course definitely, Erwin, kaya nga mula nung umpisa kinakausap natin yung mga kababayan natin na to support, to come to the venues and support the kids, iwasan na yung mga negative comments, no, concentrate tayo sa athletes, supporting the athletes and it's paying off. Malaking porsyento 'yon sa pagbuo ng loob ng atleta para pagdumaban. Iba 'yun siyempre naririnig ngayong mga sigaw at the sidelines. Sir, at, yung at nakaka-discourage ng kalaban. Aha. Sir, yung ano reaction ni Don ninyo yung si Sir Roger Kasuga, yung kababayan natin na Pinoy surfer na yung first try niya gold sana pero he has to give way diyan sa gold na yan para matulungan yung isang surfer na Indonesian kaya hindi siya nagka-gold. Then finally ngayon, well, nagka-gold na rin. What is your reaction that inuna niya yung hindi talaga yung medalya kundi yung camaraderie, yung pagiging sports conduct niya, sir? Yes, unang reaction ko, Erwin, was ang sabi ko nga, dapat mabigyan ng bonus itong batang to maski hindi nanalo ng gold, no? Opo. Dahil dun sa pinakita niya na pinaliwalaan niya muna yung medalya, yung competition, but binigyan ng importansya to save yung kasamahan nilang atleta, katunggalin man niya, but in the same breath, kasama niya sa sports, sa surfing community, no? At lahat ng mga yan na nagtutulungan din, magkatunggalin sila. Kung mabigyan natin ng bonus yun, dapat talaga mabigyan ng bonus. So, ano ang nananaig sa isang atleta? Kung ikaw, sir, when you were an athlete, when you were a player before, anong nananaig sa isang atleta? Is it the spirit of competition or is it camaraderie or is it being a human being when you see somebody down there, di bali na hindi ko na masushoot ito, tulungan ko na lang ito because mas mahalaga ito. Ano bang mas mahalaga talaga?
Well, unang-una, depende sa sitwasyon din kasi Erwin, ano? Mm-hmm. If your game is on the line, yung competition mo ang uunahin mo siyempre, no? Right. But in different sports, in different iba yung sa surfing eh. Mm-hmm. Because nasa dagat yun, malalaki correct ang alon, pwedeng mamatay yung tao. Kung correct, sa correct basketball court naman, tumumba lang, mm-hmm, sa ibang sports, taekwondo or whatever, mm-hmm, hindi naman a matter of life and death, no? Mm-hmm. So, different situation. Of course, mm-hmm, well, when you are in a competition, dapat pananaig, manalo ka dapat muna. Mm-hmm. And then the next, siguro, comes into play, na yung human side, the human factor na gusto mong tulungan kung may na-accidente man o lahat. Ayun. Sir, panghuli na lamang, do you mm-hmm think ito ay ma-replicate o ma-duplicate ng mga athletes natin 2 years from now sa another SEA Games, Sir Mon? That's the challenge on our part, Erwin, sa PSC at saka sa mga NSAs, no? National uh-huh Sports Association. Mm. They just really have to come up with a program, sustainable program, apo, na masuportahan ng PSC, no? Mm-hmm, mm-hmm. Because we want to definitely replicate that, because more or less alam na rin naman natin sa Vietnam, sila din ang mamimili ng mga sports, right, di ba? Right. Kung ano mga lalaroin doon. So alam naman rin naman natin kung saan tayo malalakas, mm-hmm, saan tayo mahina. Kung saan tayo mahina tayo sa sport na to na obligadong gustong ilaro ng Vietnam, paghandaan natin while we continue to prepare also for those sports na lumakas tayo para we go up to the higher level, targetin naman natin yung Asian Games, the next Asian Games, and even the Olympics. No? All right. Sir Mon Fernandez, PSC Commissioner, maraming salamat, sir. Magandang umaga, sir. Mabuhay ka, Erwin. Maraming salamat. Samantala, bayan, ito na siya. Okay. Yung athlete na sinakripisyo yung kanyang unang gold medal sana, sana dalawa na ito eh. Pero sa halip na unahin yon, mas inuna niya na iligtas itong isang katunggali niya na mailigtas sa kapahamakan. Eh, hindi ba? Eh, yan ang sinasabing act of heroism. Hindi lang heroism, kundi kindness. Yeah. Ladies and gentlemen, nasa linya po ng aming telepono si Roger Kasugay. Well, naka-gold medal na po siya. Siya po yung ating athlete or representative sa surfing. Magandang umaga, Roger Kasugay, sir. Magandang umaga din po, Sir Tulpo. Oo. Ay, ano hong pakiramdam, sir? Ay, ngayon ho, finally, nagka-medalya na rin kayo kasi nung unang try ho ninyo, dapat, sure shot na rin daw yun. Sabi po ng mga ilang mga komentarista, ilang observer, pero sinakripisyo niyo yun para mailigtas lamang yung kalaban pa ninyo, isa sa mga kalaban ninyo, Sir Roger. Opo, sir, kasi tight yung laban na yun, tsaka parang special, yun yung pinakamahalagang round. Anong nangyari doon, sir? Bakit sinagip ninyo? Ano ba nangyari? Nakita mo na nahiwalay ba siya o naputol yung tali? May sinasabi silang naputol yung tali ng kanyang board or something? Pakipaliwanag nga, sir. Ano hong nangyari? Ang nangyari doon is nung nag-surf na kami kasi malaki yung alon. So, ha, nag-surf na kami, nasa lineup na kami, mga siguro yung kasi time is 25 minutes. Po. Tapos, nandun lang kami sa lineup, so nagsiserve kami. Then, mga tatlong alon ko siguro. Tapos, nakita ko na siya na, ba't hindi pa kayo bumabalik yung si Nencho? So, ang akala ko po, nasa inside section siya kasi na-caught inside na malalaki yung alon. So, hindi ko pa alam na nabali yung leash ng board niya. And then, yung pang fourth wave, pag paddle out po, tapos nakita ko na siya na lumalangoy, so na drag na siya sa malayo. Uh-huh. Tapos nung pagtingin ko sa kanya, parang tinanong ko siya, "Are you okay, brother?" Sabi ko sa kanya, sabi ko, "Oh, I'm okay." Tapos yun, and then I get one more wave. Tapos yun, ina-announce na parang, "Roger, can you go near Mencho's Casmin?" Kasi lumalaro na siya, sir. Uh-huh. Tapos yung sinusubukan niyang bumalik sa shoreline para kunin yung backup boards niya. Kaso,
malakas yung drag ng current. So nawala, are you saying, sir, nawala yung kanyang board, yung sinasakyan niya, nawala na yun? Pumunta na siya sa shoreline, sir, parang napadpad na sa pangpang. So, ibig sabihin, lumalangoy na lang siya with, opo, with malalaking alon. So, delikado para sa isang surfer yun, malalaking alon, lumalangoy ka sa alon. So, pwede kang malunod, right? Pwede po, sir. Tama po, pwede. Ayun. Kaso po ang... Sir, sige, sir. Go ahead. Ang nangyari po doon, sir, is hinold yung heat na yun, hinold. Kasi nga yung nangyari na hindi siya makabalik. Tapos, sinabihan ako na kailangan ko siyang puntahan doon. So, pinuntahan ko siya. Kinampanin ko siya. Sabi ko na, okay, brother, we need to get one wave together in my board. So, we go tandem just to get to the shoreline. Kasi yun yung pinaka-importante, sir, na kailangan mo makabalik sa shoreline para safe na lahat. At saka, para okay na yung whole event. Alright. Yun talaga yung tunay na nangyari. Hindi po siya nalulunod. Kumakaway siya. Kasi he's asking for the backup board. Kasi, parang... Pero ikaw yung pinakamalapit na ron. Ako po yung pinakalapit. So kung hindi ka dumating, sir, may chances na baka nalunod siya sa lalaki ng alo na yon, di ba? May possibility. Pwede po, sir. Uh-oh. Pwede. May possibility, Diyos sir. Kasi po. Pwede kang mag-cramp anytime, eh. Anyway, sir, marunong talaga ang Diyos. Biro mo itong, anong event yun? Yung na-miss mo yung gold sana, anong event ba yun? Hindi po, sir. Yung same lang dyan itong Asian Sea Games. Pero anong, kasi, yeah, so, pero nanalo ka ng gold niyan. Ano itong napanalunan mo ngayon? Ngayon po, yung sa final, ito na yung pinaka-final sa lahat. Final. Ayun. Okay. Yung hit po namin ni Menchos, is hindi po siya... Qualifying lang ba yan? Qualifying lang po. Qualifying. Ayun. But anyway, nako Roger Kasugay, sir, mabuhay ka. Saludo po ang Pilipino sa iyo, ang sambayanan sa iyong ginawa. Sana ay dumami pa po ang... lahi nyo na kagandahang loob. Salamat po, Roger Kasugay. Maraming salamat po, sir. Ayun. Biro mo ang pag... ano pang kung lalaking alon. Paano mo lalang ngayon? Ipapasok ka sa ilalim ng dagat. Wala na. Unless kung ikaw ay... kuan? Balyena. Ano problem? Oy! Alas 11:29 na, bayan, ha? Nakaw! God is good all the time. Kami ay pansamantala magpapaalam na muna. Ha? With that, ako po si Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Thank you!